You are not a God created by human hands, and you are not a God depend on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands, and you are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. 'Cause you are God alone from before time began, and you were on your throne. You are God alone, and right now in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. That's just the way it is. You are God alone. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From the before time began, and you were on your throne. And you are God alone. Hello. Apa po inyong naririnig kaya kindly comment below. Lord Jesus, we give you all the glory. God. Walang gaya mo, ikaw lang ang Diyos na sinasa. Thank you, RA. How was the audio? Mas clearer ba ngayon kaysa dati? Let me know para mag-start na tayo. Ibayaw
after this worship song, we will start our lesson, lesson 6. Thank you, Pastor Alvin, sa confirmation that our audio is okay. Okay po yung audio. Thanks po. Yeah. Thank you kay Pastor Alvin and kay Jose na nagturo. Amen. Praise God. Good afternoon. Good afternoon to RA, Pastor Alvin, and sa mga nandito pa po, kindly comment so that you will be recognized. Let's start sa prayer sa topic natin na managing finances. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, that we can learn on how to be a good steward of your resources that you have entrusted us. Guide us, O Holy Spirit, be our teacher, enlighten us. And above all, Lord, help us to apply all the principles and the learnings we are to receive on this lesson. Help me, Lord, to facilitate on this lesson. Thank you for LCC and GCI for helping us on equipping your people. We entrust to you everything.
make our time together meaningful and give us a teachable heart as well. Enlighten every one of us, Lord, and it is our prayer really that our 2 hours will be worthwhile. We pray all of this prayer and thanksgiving in the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. Ayan, praise the Lord. Our topic today is managing finances. I understand na last time na banggit ko na we will be having a follow-up sa mga couples about sa inyong mga pagsasama. And maybe later on, pag may mga extra pa tayong oras, doon natin pag-uusapan, isingit natin siya. But for now, let's begin sa ating topic, managing finances. In Proverbs chapter 11, verse 28, and this will be our main passage for today, no, sa topic na ito. In King James Version, dahil mas akma siya sa ating pag-aaralan, it says here that he that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Let me repeat that. He that trusts in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. And here are our key scriptures, and we will be looking at this later on. Proverbs chapter 11, verse 24 to 26, verse 28, chapter 13, verse 22. Also Malachi chapter 3, verse 10 to 12. Gospel of Luke chapter 19, verse 11 to 26, and chapter 21, verse 1 to 4. 2 Corinthians chapter 8, verse 12, and chapter 9, verse 8 to 11. Philippians chapter 4, verse 19. Colossians chapter 3, verse 22 to 24. Thessalonians or 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 to 12 and 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Don't worry kung masyadong binilisan ko yon. We will go over on those verses one by one later. Sa study na ito, we need to understand na yung topic of finances. And by the way, credit sa LCC or Life Connection Church. I hope nakikita ninyo. This one. So, yung material natin is from the Life Connection Church na in-embrace ng ating Grace Church International. Kaya po, meron tayo nito ngayon. So, the principles and ideas are not mine. Disclaimer lang po, no? Ito ay galing sa Life Connection Church and sa Grace Church International. Okay, so let's move on. Sa pag-aaral po ng finances, very important yung topic na ito, lalo na sa loob ng family. Kasi yung finances, madalas, yan ang pinagmumulan ng either pagkakasundo, pag-build up ng family, but at times ay pag-break up ng relationship within the family. Maraming nag-aaway na mga magkakapatid dahil sa pera. May mga naghihiwalay naman ng mga mag-asawa dahil din po sa issue ng pera. So ang pera, ang issue ng pera ay hindi natin maialis sa loob ng pamilya. Kaya kung gusto natin i-strengthen ang personal and family life natin as believers in the Lord, mahalaga na ma-equip tayo at pag-usapan natin ang about sa finances. Okay? So mahalaga na malaman po natin ito. Ngayon po, yung ating mga kinalakihan, how our parents raised us, may kinalaman po yan sa mga perceptions natin sa finances natin today, no? Please bear with me dahil first time kong gagamit nito ng without the help of Jose and Pastor Abby. Tinuruan nila ako kanina, so ako lang mag-isa ngayon. And I know you are understanding. Where am I? Yung issue ng finances ay napakahalaga sa loob ng pamilya po, no? Dahil yung ating mga principles na meron tayo ngayon
chances are dahil yan sa yan ang ating napulot at natutunan from our parents or those people surrounding us nung tayo ay lumalaki. So maaring ginaya natin kung ano yung mga nakita natin at naobserbahan before. At yun yung dala-dala natin ngayon na mga principles. So that's why yung mga principles natin on the present situation, it could be bad principles or it could be good. Depende sa kung sino ang nagturo sa atin, paano tayo ni-raise up sa area na iyan. And that's why importante na matutunan natin para if ever bad yung principles na na-adapt natin ay mapalitan po natin ng mga biblical principles. So that's why you need to, first you need to, let me switch back sa ating PowerPoint slide. You need to understand and you have to have a scriptural perspective on finances. Okay? So you need to understand and have a scriptural perspective on finances. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-manage ng ating finances? Kasi alam na siguro natin kung ano sinasabi ni nanay at ni tatay, paano ko i-manage ang aking pera. Ano ang sinasabi noon ni lolo at lola, how should I manage my money? Okay na yon, pero ngayon at ang tanongin natin, ano ang sinasabi ng Biblia ng salita ng Panginoon? How should I manage His resources that He has entrusted to me? And that's why we need to answer muna itong mga following questions na ito. First, would not you love to have enough money to live to others at the end of your life? Siyempre, sino ba naman ang ayaw na marami tayong kayamanan na maiiwan pag tayo ay wala na dito, di ba? So for sure, ganun din ang inyong sagot ko, no? Second question, would not you love to be financially free to do as the Lord directs? Of course, yes. Gusto natin na free tayo financially para magawa natin yung mga gampanin na nais ni Lord sa atin, especially siguro sa pag-support financially sa gawain niya. No? So, kailangan financially free ka para mas legible and capable ka to assist, supply, and support financially yung work ni Lord. Dapat nga po ang Christianity or ang gawain ni Lord, yung Christian churches ang dapat ang pinakamayaman, no? Para mas mapalago pa yung gawain niya. Kaya lang ang problem kasi dahil yung tayong mga members sa church, dahil we mismanage yung ating finances, and as a result, hindi rin natin nasusuportahan ng tama or appropriate, no, yung gawain ni Lord. Madalas ay kung ano na lang yung sobra natin, yun lang yung nabibigay natin na suporta sa Kanya. And even yung iba na nagpa-practice ng tithing, that's good, pero most of the time, we cannot go beyond and over our tithes. Hanggang tithes lang talaga tayo dahil na tight tayo financially. Okay? Let me use our background. Ano dito? Saan na ba yung... I'll try this one. Okay. Hanggang tight lang tayo dahil tight na tight yung ating finances. Yan. So yun yung nangyari. Pero mas worse yung iba, hindi talaga nakapag-tight, no? Hanggang kung ano lang yung madukot nila para sa gawain ni Lord, yun lang din ang nabibigay. Okay. Kung ganun tayo, ito ang para sa atin. Ouch. Okay. Anyway, walang personalan. Let's go back sa ating tanong. Wouldn't you love to be financially free to do as the Lord directs? Of course, we would love to be financially free. And number three, another question. Wouldn't you love to have more money to invest in the kingdom of God around the world? Oh. A local church nga lang, hirap na hirap na tayo mag-support. How much more kung pag-around the world na support sa gawain ni Lord? Mukhang mas malabo. Pero we love to do that, right? We really love to do that. Lastly, wouldn't you love to have an eternal reward in heaven for your financial investments on earth? Of course, kaya nga tayo nag-i-invest dito kasi
gusto nating maka-receive ng true riches in heaven. So, and para mangyari po sa atin yung mga tanong na yan, kung gusto nating mangyari sa atin, and that's why we need to manage our finances. Dito po sa ating passage na Proverbs chapter 11 verse 28, we can see here na ang sabi sa King James Version, the righteous shall flourish as a branch. Ang pag-handle ng finances ay inihahalin tulad sa tree, okay, or sa puno, no? Kasi sabi, the righteous shall flourish as a branch. At yun yung ating mga pag-uusapan. Ako po pala may kape dito, so kung if you have your coffee, grab it. Nagkakape habang nakikinig ng mga aral, at kung may mga tanong po kayo, please write it down. Sana yung mouse ko. Ito. Right, so that's it. So Proverbs chapter 11, verse 28. Kaya titingnan natin ngayon yung finances na parang nag-a-analyze tayo ng tree or ng puno. No? So may mga representations tayong titingnan. Kasi sa tree, you can see in your screen, and palakihan ko ito, yung tree ay merong roots. Part ito ng tree, no? Meron din siyang trunk. So ito yung roots. Meron siyang trunk. This one, kung nasundan niyo po sa arrow ng mouse, meron siyang branches, no? Okay, branches, may leaves, at may fruit. Okay, may mga fruits dito. So yun yung nagko-comprise ng tree. Yun yung parts ng tree. Okay. So tingnan natin kung ano yung mga designations ng financial management sa tree. Paano ito inilarawan ng gumawa ng lesson material na ito, yung Life Connection Church. First, ay kailangan daw ating intindihin na yung roots ng tree represent the basic attitudes toward finances. Okay. The roots of the tree represents the basic attitudes towards finances. Alam natin napaka-importante ng roots. Kaya kung walang roots, patay na yung tree. Hindi yan magbubunga. Problem, ang gusto natin sa pag-handle ng finances, gusto natin bunga. Ma-enjoy agad yung bunga. Kaya lang hindi mo ma-enjoy yung bunga kung hindi mo aarugain yung tree. Magsimula ka sa roots. Kailangan i-cultivate mo yung lupa, no, para yung roots makapag-absorb siya ng gusto, ng nutrients na kailangan niya. So itong roots ay represented ito ng attitudes towards finances. No? Anong attitude mo patungkol sa pera, yan yung root mo kung ikaw ay puno. Okay. So tingnan natin yung mga dapat nating attitudes sa pag-handle ng money. Ganito dapat in a biblical perspective. Po, no? Ganito dapat ang ating attitude sa money. Okay, isa-isahin natin. Number one, ang attitude natin toward money should be content, not covetous. Be content, not covetous. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Although, meron tayo dito sa screen natin, pero sanayin, baka nakalimutan nyo nang mag-open ng Bible. Okay, buksan na rin po yung inyong Biblia. Okay. Para hindi kayo antukin. Ding, ding, ding! Okay. Din, din, din. Anyway, so I hope you are there. Palakihan natin, masyadong maligit yan. So let me read to you 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10 from New International Version Bible. It says here, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Take note of that, no? If we have food and clothing, we will be content with that. Si Pablo na sumulat, sabi niya, pag meron na tayong food at clothing,
we will be content with that. Today, para sa karamihan sa atin, kulang itong food and clothing. Hindi pa kontento. Gusto may house, may lot, may car, may gadget, no? May laptop, may cellphone. Ano pa? You can appliances. Pero sa kanila noon, sabi ni Paul, pag may food and clothing lang tayo, we will be content with that. So napakalaki na ng kaibahan natin ngayon. No? And sabi niya, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Totoo-totoo yan. Verse 10, for the love of money, kaya daw maraming di-destroy even yung faith nila kapag they start coveting more money. Pag walang contentment, nasisira. Kasi ganito daw, sabi niya sa verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith. Yung nag-wander from the faith, Christian po ito. Yung mga naligaw na Christians dahil sa love of money. And pierce themselves with many griefs. Akala nilang magbibigay ng many happiness, yung pera. Yun pala yung magbibigay ng many griefs. Kasi nawala sila sa faith because of their love of money. Money is good, but when you begin loving it, that's the root of all kinds of evil, according to Apostle Paul sa sulat niya. So, be content, not covetous. Po, malinaw naman po siguro yan. No? Be content with what you have. I forgot kung sino nagsabi, but I just remember na contentment makes poor man rich. Discontentment makes rich man poor. My memory betrayed me to remember, but he was a U.S. president. Ah, it was Benjamin Franklin. Yeah, thank you, memory. Loyal pala si memory. It was Benjamin Franklin who says that, no? That contentment makes contentment makes poor man rich. Discontentment makes rich man poor. Oh. Kahit wala tayo gaanong maraming pera ngayon, kung kontento tayo, abay, masaya tayo at mayaman. Pero kung marami kang pera at wala kang contentment, covetous ka, maingitin, ay mahirap. Mahirap ka kahit may pera ka, mahirap. Kawawa ang iyong buhay. Okay, so I think enough of that. Malinaw naman siguro po yan. Yan dapat ang attitude natin po, no? Panggising ito sa ating mga Christians. Our attitude towards money. And again, that's a representation sa tree. That's our roots. Okay, kung hindi ganyan ang attitude mo, nako, delikado yung tree mo, no? Yung puno mo. Kasi yung roots ay very crucial pagdating sa pagbubunga. Okay? Kailangan may maganda ang roots para maka-absorb ng nutrients at madala sa trunk down to the branches, and then the branches will bear, will bud first ng flowers, then magiging fruits yun ultimately. So yung attitude natin bilang Christians, be content, not covetous. Yeah, I understand na maselan po ito, and I believe maraming aaray po dito, no? Maraming tatamaan because by nature we are covetous. We need to admit that. That's why by the grace of God, we really have to learn to be content. Nalilearn naman yung contentment ko, no? Kasi si Paul, it was him who said na, I've learned to be content in his writings of sa Philippians. Okay? In Philippians chapter 4, verse 11, 12, 13. Bago niya sabihin yung famous verse na verse 13. Sabi niya muna na, I've learned to be content in every any situation, whether well-fed or hungry. Yan, sabi niya ito. I've learned to be content. So, natututunan ang contentment. Okay na yan. Enough na siguro yan. Be content, not covetous. Another attitude towards finances is, okay, trust in God, not in riches.
Trust in God, not in riches. Philippians chapter 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Okay. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Promise po yan na ang Panginoon siya magpo-provide. And remember, God is good provider. Hindi po yan nag-delay, hindi sobra, hindi kulang. No, yung pangangailangan natin talagang ibibigay niya yan. Minsan naturally, minsan supernaturally niyang binibigay, miraculously. So marami siyang kaparaanan para ma-supply yung ating needs. We better believe on that. If you are a child of God, believe that God is your source. He will supply all your needs. That's why our trust should rest not on our riches, but on God and on Him alone. No? Sa Panginoon lang talaga dapat tayo mag-trust, huwag sa ating riches. Kasi ang mangyari po niyan, pag sa riches tayo magta-trust at hindi kay Lord, yung joy, security, yung happiness mo, nakadepende sa stock or sa savings mo, sa money mo. Kung sa pera ka nagtatrust, pag medyo kumukonti ang pera mo, madidepress ka niyan, mai-stress ka, malulungkot ka. Kasi iniisip mong wala ka ng pambili, ng pagkain, paano na lang ang bukas, ganyan. Kasi ang trust mo nandun sa pera. So examine yourself, kung mai-stress ka na, para sa araw ng bukas, kung anong kakainin mo bukas, anong isusuot mo bukas, anong pang-online mo sa iyong mga anak, pag nagpasukan na, kung na-stress ka po tapos Christian ka, examine yourself, baka po, ha, baka lang naman, na ang trust natin ay nandun sa pera at wala sa Panginoon. Kasi, if your trust is on the Lord and not on money, kahit wala kang pera ngayon, but because you have faith and you believe, Philippians 4:19, that my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ay alam mong hindi kanya pababayaan. Bukas, o ano ang iyong eksaktong pangangailangan, ipagkakaloob niya sa iyo dahil siya ay mabuting ama na nasa langit. Remember, sabi nga ni Jesus, di ba, sa kanyang parable, sa Luke chapter 18, yung parable of the persistent widow, yung unjust judge. Sabi niya, yung unjust judge nga eh, na marunong mahabag, bagamat unjust yan, masamang tao yan, pero dahil nakulitan siya doon sa persistent widow, inaaraw-araw siyang lumapit, pinagbigyan niya yung widow. So sabi ni Lord doon na, kung yung unjust judge, marunong magbigay, at kung kayong mga fathers, yung earthly fathers, you know how to give good gifts to your children, sabi ni Lord, how much more your Father in heaven? Diba? Na mabuti siya sa atin. Di ibibigay niya rin lalo yung ating mga pangangailangan. That's why you have to examine your heart. Saan ka man nagtatrust? Sa money or sa Panginoon? Kasi kung sa Panginoon ka nagtatrust, yung pangangailangan mo bukas, makakatulog kang mahinding mamaya. Because you have faith that the Lord will send the ravens to give you bread, and He will cause the world to operate in your favor. Kasi anak ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya nga ang trust, kaakibat yan ang faith. Hindi mo pwedeng mapagtuwa. Have to really have put your faith in the Lord. Trust in God. Okay po? So, sana ay na-remind lang sana, no, ang bawat isa. We have to trust in God, not in our riches. Isa din yan sa problem, yung pagtatrust in riches. Kung bakit maraming mga Christians ang madamot, hindi nakapagbibigay sa gawain ng Panginoon, kasi winiwoodhold nila, no? Hinihigpit ka nila yung hawak ng pera dahil yun ang kanilang security, yung money. Yun ang kanilang, kumbaga, buhay. Pag wala yung money, wala na silang pag-asa. Very wrong. Very wrong. Kaya nagre-reflect din yan on how you manage your finances.
Okay? Mauuwi yan sa magiging selfish ka, self-centered, iniisip mo na sarili mo. Yung faith mo, hindi mo ma-exercise. Hindi rin mag-grow ang faith mo kasi hindi mo mararanasan yung mga sinabi ko kaninang mga supernatural or mga miraculous ways ni Lord. Diba? Paano mo maranasan na dadalhan ka ng pandesal, ng uwak sa umaga kung hindi ka nagtatrust kay Lord, sa pera ka lang nagtatrust. Pero try mong kay Lord ka lang magtrust. Then I will tell you, I guarantee you, ma-experience mo yung mga na-experience ng mga man and woman of faith in the Bible. Na talagang gagamit si Lord ng maraming kaparaanan para lang hindi tayo pagkulangin. Amen? Yan, bigyan natin ng applause si Lord. Praise the Lord. Thank you. Are you there? Kindly comment. Ang hirap nitong ako lang mag-isa. Okay sa akin naman mag-isa lang para ma-less yung work ni Pastor Alvin and Joseph. Kaya lang, what I mean ng mahirap mag-isa, hindi ko kayo nakikita, so I don't know if you are still there, if I am still online, or are you with me? So kindly comment. Habang nag-lesson tayo, you can just keep on typing, no? Ng yes or no, or may tanong ka ba, may argument ka, i-type mo lang po yan at mababasa natin. Okay. Amen daw. Sabi ni Deacon Alma. Salamat po, Deacon Alma. Praise the Lord. Si Pastor Christian, bigyan natin ng palakpak ulit si Lord kasi ipoprovide niya lahat ng ating needs. Thank you, Lord. So, Pastor Christian, and kung andyan din si Pastor Darrell, alam kong enrollment na at pasukan na sa first semester ng, kasi magse-second year na kayo by September 9, start na ng class. But I know na yung trust ninyo ay wala sa pera, kundi na kay Lord. So, rest assured yan, i-enroll kayo ni Lord niya kasi nagtatrust kayo kay Lord. Amen. Okay, let's move on. Another principle or attitude toward handling money as the roots natin, no? Yung attitude natin is be generous, not greedy. Okay? Be generous, not greedy. Okay, it's good thing na nauna kanina yung trust God, not in your riches. Kasi kung wala kang trust kay Lord na kay riches, hindi ka maging generous. So ngayon, dahil nagtatrust ka na kay Lord, magiging generous ka na. Then, mas madali sa'yo ang maging generous. Thank you for that, Brother R.A. Amen, no? At hindi maging greedy kapag ka ang trust mo ay nasa Panginoon. Proverbs chapter 11, verse 24 to 25, ang sabi po dito, one person gives freely, yet gains even more. Pwedeng pa-underlinean, pa-underscore yung inyong mga Bible po na hawak ninyo habang inom lang muna ako ng kape sa dali-dali. No? So, oh, sorry. Yan. Verse 24. Yung generous daw po, yung laging nagbibigay at hindi nagdadamot, ay lalo siyang sasagana, mas maraming babalik sa kanya, no? Sabi dito, it gains even more. May nawala nga sa'yo kasi nagbigay ka, pero marami ka pang magiging interest or gains. Sa pagiging generous mo, hindi ka mauubusan. Ito nakakamangha sa pagkilos ng Panginoon. No? Habang ikay nagbibigay, bumabalik sa iyo ng mas maraming beses. And look at this, sabi naman dito, yung mga greedy naman, yung mga madamot, okay lang yung matipid, pero yung mga kuripot at madamot, hindi okay. Sabi dito, another withholds unduly, sabihin, hindi nagbibigay, madamot, hindi generous, but comes to poverty. Oh. Kung sino pa yung madamot, siya naman yung maghihirap. Hindi lang siya dito maghihirap. Siguro yung iba, hindi naman naghihirap dito sa mundo yung mga madadamot. Ang iba nga, sabihin nyo, Pastor, yung madadamot, yung mayaman. Oo nga, yung iba, totoo yun. Pero pwede rin namang spiritual na dito mayaman sila pagdating sa langit, naku, wala silang kayamanan kasi madamot sila dito. Remember the parable ni Jesus ng the rich man and Lazarus, di ba? Nung sila, yung rich man nagreklamo na anong explanation ni Abraham sa kanya, sinabihan siya na,
You have your riches on earth, while si Lazarus kasi beggar, hindi man niya na-enjoy yung nung nasa mundo siya. So ikaw, in-enjoy mo na yung buhay mo sa earth. Hindi ka naman nagbibigay kay Lazarus. I hope you recall, no, the story. Yung rich man, sabi, nakakalungkot doon sa parable na kung ano lang daw yung malalaglag na mumo, ano, yung kanin, yung mga butil-butil na kanin lang siguro nalalaglag. At pinag-aagawan ni Lazarus yun at noong mga alagang tuta or aso siguro noong mayaman. So, hindi man lang niya niyaya si Lazarus. Lazarus, dito, kain tayo, tabi tayo, kain tayo. So, madamot yung mayaman. O, mayaman lang siya sa mundo. Pag nung pagharap niya sa Panginoon, wala siyang kayamanan. Si Lazarus ang napaka-mayaman. No? So, be generous, no? Not greedy. Okay, kasi hindi natin naman kakayaman yung pagiging madamot natin dito. Remember po ha, na yung inaakala mong property mo ngayon, yung lote mo, yung bahay mo ngayon, in the first place, bago mo nakuha yan, iba ang nagmamayari dyan. Nabili mo lang yan or namana mo siguro yan. Basta iba ang nagmamayari niyan. So, nabili mo, pangalan na sa'yo, yung title kunyari ng lote. After many years po, pag nawala ka na, iba naman din ang magmamayari niyan. Mapapalitan din yung pangalan mo. hindi yan for life sa'yo. It's either yung anak mo na pinamanahan mo, ibibenta niya yan sa ibang tao. So, iba-iba ang magmamayari. Talagang pahiram lang po sa atin yung mga, I hope ma-realize niyo po yan. Ano mang meron tayo, talagang pahiram lang sa atin yan. Hindi natin yan magiging pagmamayari forever. Kaya walang forever sa kayamanan dito sa lupa, no? So, be generous. Gamitin mo yung pera sa pagtulong, pamimigay. Dahil habang na tumutulong ka at namimigay, hindi ka pagkukulangin, lalong dadami. Yung imbis nakakapos ka, lalong dumami kasi generous ka. Pero yung greedy, again, ang sabi dito, comes to poverty. Verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Wow, praise God. Kung may mga tanong po kayo, reactions, or gustong idagdag, please type your comments. Kung dyan, may mga experience ba kayo or nangusap si Lord sa inyo in your past or today, paki-comment lang po. Okay, another attitude habang nagta-type siguro yung iba sa inyo is the attitude of walking in faith, not in fear, no, sa ating finances. Ito'y magkaka-connect po, no, doon sa kanina na trust in God, not in your riches. Pag may trust ka na kay Lord, you walk in faith. And as a result, hindi ka na matatakot. Hindi ka kakabahan. Pandemic na yon. Paano kaya kung magla-lockdown na naman, baka mag-lockdown uli sa September, ano nang kakainin namin? O namumuhay ka sa fear, parang wala kang Panginoon na magpo-provide, di ba? So, i-assess natin yung ating sarili. Tingnan natin yung heart natin. Baka wala, hindi na tayo lumalakad in faith kay Lord. We forgot that our God is the same yesterday, today, and forever. Na hindi siya nagbabago. Kung nagsusupply siya ng needs ng mga nagtitiwala sa kanya before, kaya niya rin gawin. Ngayon, dublihin pa, pwedeng-pwede. Depende sa ating mga pangangailangan. Just walk in faith, not in fear. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 11, ang sabi dito, God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. The righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Si Lord ang gagawa niyan para sa atin. Verse 11, you will be enriched in every way that you can be generous on every occasion. I would like you to underscore uli or kindly highlight verse 11 in your Bibles, no? Chapter 9 of 2 Corinthians, verse 11. Tingnan niyo po, no? Sabi diyan, you will be enriched, no? Pasasaganahin, pagyayamanin tayo in every way
sa lahat ng paraanan. Para ano daw po? Para ba ma-enjoy natin tayo lang? Hindi po. Bukod sa ma-enjoy natin, ang sabi dito, so that you can be generous on every occasion. So yung pag-be-bless ni Lord sa atin, the reason why God blessed us and entrusted us with His resources is that these resources could be used to meet the needs of others, to bless also others. In short, may maxim nga tayo na we are blessed to bless. Di ba? So huwag tayong maging selfish na, binibless ako ni Lord para lang sa akin to. Hindi, binigay yan sa atin para i-spread natin, i-share natin, lalo na sa mga kapatiran nating may mga pangangailangan at sa ating mga kamag-anakan, mga pamilya, di po ba? So ganun ang buhay Kristiyano, yan yung attitude natin. We walk in faith, not fear, and that's why alam natin na kaya tayo pinagkakatiwalaan ni Lord ng ganitong kayamanan, hindi para ibaon, hindi para itago, hindi para salirinin, kundi para ipamahagi at maraming mapagpala nang sa ganun maraming tao magpipraise the Lord pag sila ay nakatanggap ng blessing from the Lord. So take note of that, no? You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Yung you will be future progressive with it. Ibig sabihin, hindi mo pa natanggap ngayon. Pag natanggap mo na, pag pinagyaman ka na, huwag mong kalimutan ha na be generous. Okay, on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So yan po ang ibig sabihin. Ang sabi ni Brother R.A., tama po yun, Pastor. God promotes equality throughout the Bible. Talagang ini-emphasize ni Lord about poor, fatherless, widows. Naalala ko lang yung sa Luke chapter 16 niya, yung story ng rich man at ni Lazarus. Salamat, R.A. And si Pastor Christian, ang sabi niya, ask lang, Pastor, is being thrifty is not being generous in a sense of money? Kasi may mga ganong issue, lalo na sa mga classes ng people sa society. Yeah, this is a good observation kay Pastor Christian and a very welcome question ito. And relevant na tanong, yung pagiging thrifty ba or pagiging matipid, ito daw po ba ay hindi na pagiging generous? Well, hindi po, magkaiba. I know, alam ni Pastor Christian, and maybe for the sake of our interaction, kaya niya i-na-post yung question na ito, which is I appreciate. Thank you, Pastor Christian. Salamat, Pastor Christian, sa tanong mo. Pagiging thrifty or matipid ay hindi pagiging greedy. No? Magkaiba po yon. Kasi pag sinabing thrifty, it doesn't mean na hindi ka marunong magbigay. Marami nga pong thrifty na mas generous. No? Kaya sila mas naging generous kasi matipid sila. Nagtitipid para mas makatulong sa maraming tao. Yung greedy, ibang usapan naman yon. Yun yung nagtitipid para mas marami siyang ma-invest para sa sarili niya. At yun yung greedy, hindi yan namimigay. Sa Tagalog niya, madamot talaga yan. Okay, puro kamig lang yan. Puro akin lang yan. Akin. So yun yung greedy. So, pag hindi porket thrifty ka or matipid ka ay hindi ka na generous. Again, let me be very clear, mas generous nga yung mga thrifty. In fact, yung paging thrifty mo, evidence yan na you manage well your finances kasi hindi ka nag-squander ng iyong kayamanan. Hindi mo nilustay, kumbaga, yung resources nito. Kaya mo tinipid dahil gusto mo na magamit sa tama at perhaps most of the time ay para mas marami ka pang matulungan. Yan. So, commendable ang pagiging thrifty or masinop or matipid kung ang purpose mo lalo ay para mas marami kang matulungan. Okay? So, thank you for that. So, you see, malaking bagay po ang inyong mga ideas at mga comments. So, okay na yon. Tuloy na tayo. Nasagot ko ba itong tanong ni Pastor Christian? A sense of money. Kasi may mga ganong issue. Okay. Okay na siguro yon.
Let's go sa another representation ng tree sa ating finances. So, i-recap ko lang, no? Kung ang roots ng tree represents yung attitudes natin toward how we manage our finances or how we view finances. Yung trunk naman, okay, the trunk in the tree represents the basic principles of finances. So, pag-aralan natin yung basic principles of finances dito sa materials ng Life Connection Church. Number one ay yung you have to tithe 10% or give your tithe or 10% of all your income. Okay, so ito yung kanina pa ni Pastor Christian. Thank you for that. So, common knowledge naman sa atin yung mga Christians ang pagta-tithe. Pero kailangan pa rin nating pag-usapan po ito. Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Pag-uusapan natin to kasi maraming hindi nagpa-practice ng tithing. I just suppose, ha? Hindi naman kasi ako nang iimbestiga. Never pa nangyaring pinaimbestigahan natin kung sinong nagta-tithe at sinong hindi. Ano? Pero I just suppose na baka lang maraming Christians hindi nagta-tithe. So let's learn from this, no? So that's the first principle, okay? Sa pag-handle ng finances, basic principle is give your tithe or tithe the 10% of all your income. Okay, let me read this. Malakay chapter 3, verse 10 to 12. Bring the whole tithe. Okay, the whole tithe. Mga buong 10%, okay? Hindi 9%, hindi 8%, okay? Walang bawas yung tithe po, no? Again, yung tithe, this is 10%, no? 10th tithe, ikasampu. Ngayon, ang pinapadala, whole tithe, no? Nakita niyo, sundan niyo yung arrow, whole tithe. Hindi half, hindi one-third, hindi three-fourth, okay? Kasi yung iba, nagsasabing nagta-tithe, pero hindi whole tithe. Okay? Baka 9%, 8%. Hindi siguro nag-keep ng track o recording sa kanyang finances. So, dyan pa lang, no? Ang dadalhin sa templo, sa gawain ni Lord, whole tithe. Whole 10%. Di baling pasobrahan mo kung gusto mong gawing 50%, 30%, 90%, it's up to you. Basta ang minimum standard is 10%. Huwag bumaba sa 10%. Okay? Kasi ang issue, maraming Christians, nagta-tight pero hindi whole tight. Naintindihan niyo po yun. Nagta-tight, hindi whole tight. Kahit sabihin mong kinapos ng, kinulang ka lang ng 3 pesos or 2 pesos, eh hindi pa rin yung whole tight. Yun nga po yung mga ganon, kunyari dito sa tithing. Pag yung tithing mo, hula-hula, okay, magkano ba yung itatide ko? Hula ka. Ibig sabihin, there's something wrong in how you manage God's finances. Kasi hindi accurate, hindi exact yung amount. Ibig sabihin, hindi ka nagbabudget, hindi ka nag-account ng iyong finances. Wala kang book record. No? So doon pa lang, malaman muna kung marunong ka mag-manage ng pera or hindi. Pero kung nabibigay mo yung whole tithe, kahit yung 25 cents, no? Or ilang peso lang yan. Hindi naman ito sa ano, na-observe ko lang sa mga reportings ng finances, share ko lang po ha, na nangyari, karamihan sa mga tithes ng iba, naging saradong, nangyari, saradong 5,000, laki nun, ibig sabihin 50,000 tininda niya, saradong 3,000, saradong 4,000. I just wonder kasi, I practice tithing. Sa akin, bihirang mangyari yung 0-0. I mean, yung saradong 1,000, saradong 2,000. Madalas, mayroong butal, may barya. No? Kasi I keep record of my finances. Lahat ng kumapasok, nire-record yun. At sinaset aside ko na agad yung 10. Pag po dyan is sacred. No? 5S kasi ang aking financial management. Sacred. Na-share ko ata naman na sa inyo ito before, no? So, yung sacred,
Yun yung tithe, 10%. Then yung share, share, ito naman yung paging generous, another 10%. Pamigay mo yan sa mga nangailangan. Then save, no? 10%. Si save mo, kailangan may save. So yes, may savings ako sa banko. Kaya nung pandemic, kahit pa paano, kahit start ko lang last year, November, pero dahil nag-start na akong mag-handle well ng finances ko, hindi ako naubusan ng pera. Dahil meron akong savings, 10% yon start ng November, bago mag-pandemic, March. So at least may ilang months akong maitabi. And then another S is spread. Ito yung spend, yung investment, no? So, yung paiikutin mo para dumami, tumubo siya, i-invest mo, gawin mong negosyo, yung 10%. And then, saka pa lang yung last S, yung spending, yung iba-budget mo para sa gastos mo, expenses, kung ano man yan. So, yun yung 5S ko. Pero number one lagi, on top of my list is sacred or yung tithe. Eksakto lagi yan, 10%. Whole tithe. Okay, balik ko lang ko, ha? Yan, whole tithe siya. Okay? So, yan ay evidence na nagkikip ka ng record sa iyong finances. At pag naimpisahan mo talaga ito, mamamanage mo yung finances kasi natututo kang mag-record eh, no? So talagang sundin lang natin yung word of God and everything will fall into place. So let me continue. Okay, may okay, si RA. Sabi ni RA, good question, Pastor JP, regarding sa tithing. Nahihirapan kasi ako ayusin yung finances ko kapag nilagay ko yung butal, kaya binubuo ko na. Round off to hundreds na lang, plus, not minus. Okay din yung plus, not minus, no? Pero mas, para sa akin, mas accurate kasi yung kahit yung butal, no? Yung, kailangan exact siya. Ngayon, pag ibinigay mo na sa church, pwede naman sarado, kunyari, 999 yung iyong tithe. Kung gusto mong madalian, 1,000 bill ang ibibigay mo, at least i-record mo na 999 yung aking tithe plus 1 peso na offering. Oo. Total, 1,000. Ganun lang style ko. Ganun lang aking ginagawa. Diba? Yung, kung gusto mong isarado siya. So, ang idea lang, at least, ibig sabihin, nag-accounting ka talaga ng iyong finances. No? Kaya wala siyang, kumbaga, eksakto talaga, whole tithe talaga ang iyong nabibigay. Pero maganda rin yung attitude ni RA, no? Maganda yung kanya na di baling magdagdag, wag lang siyang magbawas doon sa butal. Pero mas exciting and thrilling yung experience na eksakto. Tapos, i-note mo na lang yung offering kaya siya naging sarado. Ngari, sarado. 5,000 binigay ni RA. Yun pala, 4,900 ang kanyang tithe. Tapos yung 100 offering niya. Ganon. Okay, so may joy po doon eh. Kasi alam mong nakakasunod ka eh sa simpleng utos. Alam niyo po, let me just share, no? Mag-segue lang ako sandali. Let me tell you honestly. Of all the law, of all God's commandments in the Bible, okay? Kasi maraming commandments, di ba, sa Biblia. 630 laws, Mosaic laws. Sa dami-dami ng mga commandments, alam niyo po, for me lang naman ito, personal ko lang naman itong conviction. Ang pinakamadali at pinakamagaan sundin para sa akin lang ha. Pinakamadaling gawin ay itong pagtatithe. Kasi masusukat mo eh, mabibilang mo eh. Ang dali niyang sundin. Hindi kagaya sa iba na mga commandment na love your neighbor. Hindi mo naman masukat kung love mo ba talaga na yung neighbor mo? Totoo mo na ba? Nasunod mo na ba talaga? No? Mahirap i-qualify yun eh, or sukatin eh. Pero itong tithing, ang dali-dali. Ang daling sukatin, ang daling sundin kung yung heart mo may faith ka talaga kay Lord. And I've mentioned before, take note of this, no? Listen to this. And you can take note of this. It takes tithe to practice your faith. And it takes faith to practice tithing. Okay? Let me repeat that and let me paraphrase. It takes tithe to practice faith. And okay, baguhin ko. It takes tithing to practice faith
And it takes tight to practice. No. It takes tithing to practice faith, and it takes faith to practice tight. Yeah, that's my point. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. So ibig sabihin, kung hirap na hirap na magbigay ng tithe, wala kang faith kay Lord. Kasi ang pagtatithe, practice yan or exercise yan ng iyong faith. Yan ang visible, tangible exercise of your faith, yung tithing. Kung dito sa tithing, hindi mo nagawa na para sa akin pinakamadaling commandment, then how much more yung mas complicated na mga commandments? Yung love your neighbor, love your enemies, pray for those who persecute you. When someone slap the right cheek, give to him the other also. Mas mga komplikadong commandments. Paano mo yan lalo masunod? Eh kung yung simpleng commandment na bring the whole tithe, hindi mo magawa. Di ba? And si amin po, sabi ni Sister Jeline. I know Sister Jeline and si Brother Oliver ay nag-practice sila ng tithing sa church nila, even sa atin. So praise God on that. Palakpakan natin si Lord. Ganon din si Brother R.A. Ding, ding, ding. Ay, sorry. Ulitin ko lang po ha. Dapat itong mag-soul searching ang mga Christians dito. Show your faith by giving your tithe. Kasi kung hindi mo napapractice ang tithing, it means, to my own interpretation, you don't really believe in God. Kasi wala kang faith, hindi mo pinapakita yung faith sa Kanya sa simpleng pagsunod noong napakasimpleng commandment niya na bring your whole tithe. That's my personal principle lang po. Kaya sabi, lagi kong sinasabi sa sarili kong, hindi mo kayang sundin itong napakadaling tithing, mas mahirapan ka doon sa complicated na mga commandments ni Lord na love your neighbor, be merciful. Diba? So, kaya sabi ko, better you practice, magsimula ka dito sa maliliit. Kaya sabi ni R.A., okay rin yun, Pastor. Sorry. Nailagay sa recordings na offering yung sobra para mabuo. Thanks. Yeah, that's kung kaya lalo ng oras, no? Pero kung nagmamadali, naunawaan naman siguro ng Lord. Pero mas I call that na responsible financial accounting kung talagang naka-record. Okay. So, na-stuck ako to sa verse 10. Now, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Ang challenge ni Lord, sabi niya dito, test me. Hindi niya sinabing, I will test you sa tithing, no? Si Lord ang tinetest natin kung nagbibigay tayo ng tithe. Kasi sabi niya, pag nagbibigay tayo ng whole tithe, see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen. Amen po dito. Kung hindi man yan pa nangyari ngayon, sooner, mangyayari yan. In the future, mangyayari po yan. Kung hindi man sa generation natin, yung mga susunod nating mga anak, yun ang tatamasa ng pagpapalang galing ng Lord. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Si John Rockefeller ay nagbibigay ng kanyang 10% lagi. And in fact, he attributed his great wealth to his habit of tithing, or yung 10%. Saving 10% and spending the remaining 80%. Okay. So that's the first principle, no? Tithing, 10% of all your income. Next, you have to save 10% of your income. Proverbs chapter 21, verse 20. Makihan natin. Yan. The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. Gulp, ibig sabihin dito, yung nilulunok nila, yung
baga yung kanilang inumin, pagkain, inuubos lahat. hindi nag-iipon. So, ang principle is to save 10% of your income. Itong 10% na ito ay para po ito sa, tawag natin dito ay for emergency or contingency fund, no? Just in case na kagaya na ngayon may pandemic, no? Tingnan niyo po nangyari ngayon. Dahil hindi pinapractice ang pagsisave ng 10% nung dumating si COVID-19, na nabisto tuloy na maraming mga Pilipino walang savings. Kasi ang patunay, umaasa sa gobyerno ng kanilang makakain. Walang mawi-withdraw sa bangko. Walang madudukot na alkansya. Kasi nung wala pa si COVID, hindi nagsisave ng 10%. For emergency, just in case. So dapat po pinapractice itong pagsisave ng 10%. Babalikan ko po yung mga comments niya mamaya. No? Tapusin ko lang itong 10% siguro. Una. Ang karamihan sa mga financial coaches, no? Marami akong book dito about finances. Ang contingency fund sa savings mo, at least, ay katumbas niya 6 months of your salary. No? Pag mag-save ka ng ganung amount para ma-insure na kung meron mang mga epidemic or pandemic or mga rough times, rainy days, meron kang madudukot. No? 6 months of your salary. For example, ang monthly salary mo is 30,000. So, i-multiply mo yan sa 6 months. So, 30,000 times 6, that's 180,000. So, buffer money mo yun or contingency money mo yun na dapat mayroon ka ng savings na 180,000 na gagalawin mo lang yun just in case na may mga emergency, kagaya nitong mga pandemic na ito, mayroon kang madudukot. No? Maraming klase po ang savings. No? May contingency fund, may para sa, let's say, educational plan mo, kaya ka nagsisave, depende yan. Pero ang first thing mo i-set aside ay itong for rough times or yung for emergency. No? So, mag-save ka na. Simulan mo na. Nang mag-save ng at least 6 months of your salary. Sa akin, i-share ko lang din kasi last year lang ako nag-start mag-receive ng salary sa church. No? Noong November lang ako nag-start. End of November last year. Tapos January, nanghingi ako ng increase the following month, noong 2020. Tapos March, nag-pandemic na eh. So wala na akong salary mula noong March hanggang ngayon. Pero within those few months, consistent po ako nakapag-save ng 10%. Kaya nga, noong nag-pandemic, although I have faith in God, pero yung bank account ko naman, hindi malaki no, kasi 10% lang. At least, just in case man, meron akong pang-supply kung kinakailangan. Pero because God is so good to me, hindi ko nga po na-withdraw yung aking savings na 10% for my needs kasi si Lord hindi naman nagpabaya sa akin. So, ganun, napakahalaga na meron tayong savings na 10% na hindi mo gagalawin. My goal is makasave din ng 180,000 para yon sa emergency in the future. So ngayon, malayong-malayo pa. Pero at least nag-start na. So I encourage everyone na mag-start ng 10% of your income you set aside as your savings, your contingency fund. Okay, savings. So I'll go over sa may mga comments po dito. Sana ba? Oy, mukhang malayo na pala ako. Okay, dito. Sister Mylene. Okay. May tanong siya, Pastor Jeff, ask ko lang, kung ang tithes sa church lang binibigay, paano kung nabigay ko tithes sa pagtulong? Di ba generosity yun? Oh, okay, magandang. Thank you for posing this question, Sister Mylene. No? Praise God, that's good. So ang tanong niya, paano kung yung tithes niya, ginamit niya para maitulong doon sa mga nangangailangan, hindi nakarating sa church, siya na nag-budget. Generosity, yon. Yon. In a way, that's generosity. Kasi tumulong ka po sa nangangailangan. And, hindi na po yung tithes. Kasi hindi nakarating sa storehouse eh, sa gawain ni Lord. No? So, hindi siya tithe po. Kasi ginamit siya sa pagtulong. Okay?
Kaya nga sa akin po, balikan ko lang yung na-share ko kanina. Sa akin, meron akong meron akong 5S, di ba? 5S. Sacred, yun yung tithe ko. Plus 10% yon. Another 10% ay share. No, share, yes. Ito yung ginagamit kong pangtulong. At hindi ako lumalampas na doon. Dati kasi waldas ako pag may pera, tulong lahat. Ngayon, ang budgeted na lang ang tulong ko, hanggang 10% lang po ang aking tinutulong. Pero yung 10% na tinutulong ko sa mga nangangailangan, hindi ko po yung tithe. Yung tithe ko, na-set aside ko na another 10% yon. 10% tithe, 10% share or pagtulong, paging generous, 10% savings, 10% spread or investment, and 10% spending, 60% yung ating spending or budget, no? Kasi nabawasan ng 40% eh. Tithe, 10%. Savings, 10%. Share, 10%. Investment or negosyo, 10%. So, 60%, yun yung budget ko for myself. So, kung sa inyo po, nangyari ay yung 10% na tithe ninyo pero binigay nyo, sinare ninyo, hindi na yung tithe, no? Tinulong nyo yung sa tao. So, walang tithe na nangyari. Ang tama po, unahin lagi yung kay Lord, yung 10% yung tithe. Then, mag-save ka ng 10%. Then, maglaan ka ng budget para sa kung magkano itulong mo sa tao. 5% ba? 10% ba? But generally, according kay Jim Rohn, I have here yung book niya na, share ko lang, no? Dito sa book niya na 7 Strategies for Wealth and Happiness, si Jim Rohn, anak siya ng pastor. Sa kanya, ang sharing niya is 10% or yung binibigay niya sa mga nangangailangan, family or sinumang kamag-anakan, 10%. So, yun yung ginagaya ko din before. Matagal ko na nabook yun. So, yun yung magandang ano po, yung pag-practice ng finances. Kasi in that way, hindi ka mag-go beyond sa iyong budget, no? Kasi maging yung pagtulong mo sa kapwa, may porsyento lang. So, guys, sa akin nga, hanggang 10% na ako sa pagtulong. Dati, lagi akong nawawalan ng pera kasi hindi ako nagbabudget. No? Minsan, naubos sa katutulong, which is very wrong. Maganda ang tumulong pero dapat naka-budget. Sana po naintindihan nyo ito. Ang goal natin is to help. Pero para mas makatulong ka, ayusin mo yung finances mo para yung nakalaan talaga sa tulong ay bigay mo. So 10% po ang for sharing sa atin yun. Kung gusto nyo sa inyo gawin yung 50%, nasa inyo 50%. Pero ultimately, kung ang 10% binigay mo sa mga tao, walang tight na nangyari. Okay, so thank you for raising this question, Sister Mylene, kasi may mga na-encounter akong ganito din before na yung tithe nila, sila ang gumagastos kung saan nila gagamitin, no? Yari, yung naka-receive ba siya ng malaking bonus, 1 million. So meron siyang 100,000 na supposed dapat tithe. Pero imbis na ibigay niya, dalhin niya sa gawain ni Lord at bahala na ang gawain ni Lord kung saan pumunta yon. Siya nagbabudget, no? Gagamitin niya yung 100,000 niya, bibili ba siya ng 10,000, bili ako ng mga gamit sa church. 20,000, ibigay ko sa mga kamag-anak ko. 70,000, tulong ko sa mga kapitbahay. So, 100,000 nga yung ginastos niya, 10% nang na-receive niya, kaya lang, siya ang gumastos, siya ng budget. Hindi yung tithe. Kasi ang tithe, magtatawag na tithe kung 10% of your income at nakarating sa church. Bring the whole tithe in my storehouse. Sabi kanina, no? Hindi sinabing bring your tithe, your whole tithe in your neighbors, in your family. Ibang usapan po yun. So I hope malinaw po yan. And i-correct natin yung wrong practice. If ever man na nangyari po ito, by the grace of God, matutuwid naman po natin yan. Para mangyari sa atin yung promise ni Lord na He will not send pests in your vineyard or in your crops. Si Lord mag-iingat, pasaganahin niya tayo talaga rin kung i-practice natin ng tama. So, do not confuse being generous sa tithing. Yung tithing, hindi natin pera. Kay Lord yun, 10%. So, kumbaga, hindi dapat na pinag-usapan yun. Kung okay lang ba galawin, hindi dapat. Kay Lord na yun eh. So, 90% lang yung pwede nating i-budget kung anong mong gustong gawin. So, I hope naging malinaw po yun at hindi ko na-complicate. Anyway, meron pang you can follow up, Sister Mylene, kung may gusto kayong pang i-clarify or anything. Sabi naman ni Pastor Alvin, Pastor, paano po natin ma-reconcile ang mga Christians na nagpa-practice ng tithing
Pero when it comes sa offering, ay medyo hirap na hirap makonconsider ba po natin silang madamot or greedy. Yeah, good point. And I praise God na mayroong sagot dito ang Bible. Remember sa, let me get my Bible, sa 2 Corinthians. So magkaiba ang tithing po ka sa offering. Okay. Yan. Sa 2 Corinthians, chapter 9, verse 7, sabi dito, each of you should give offering ito, hindi tithing, no? Kasi ang tithing as is na yun, eh. Hindi na pinag-usapan ang tithing ni Paul dito kasi kumbaga given na yun, eh. Andun na eh. So ang pinag-usapan dito, offering sa 2 Corinthians. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito sa tanong ni Pastor Alvin na paano yung mga nagtatight pero hirap pagdating sa offering, makukonsider bang silang madamot or greedy? No, hindi po. Kasi ang biblical principle kasi sa offering, according to your heart, no? Mas maganda na yung nabigay mo yung tithe mo. Pagdating sa offering, piso lang binigay mo. Eh, yun yung maluwag sa heart mo. Yun ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Approve yun kay Lord. Kaysa sa nagbigay ka ng tithe. Let's say 1,000 ang tithe mo. Tapos nagbigay ka rin ng offering. Ginawa mong 500. Pero ang bigat ng loob mo nung pagbigay mo ng 500 sa offering, eh, hindi ibig ng Panginoon yon. Ang ibig ni Lord, yung cheerful yung pagbibigay. So sa offering, kailangan maluwag sa loob. It's up to you. Walang standard na sa offering. Walang porsyento. No? Ang may percentage lang sa tithe. Sa offering, kung ayaw mo nga mag-offering, di nasa sa'yo. Wala kang nagawang paglabag. Kung hanggang tithe ka lang, hindi ka na nag-offering. No? Pero as you grow in the faith, masasanay ka rin naman mag-offering. Basta ang standard dito, yung not reluctantly or under compulsion, kundi cheerful, maluwag sa loob. Maliit man yan, sa offering, hindi pinag-usapan ang amount. Ang pinag-usapan sa offering, generous giving ba ang pagbibigay mo doon? Cheerful giving ba? Or nabibigitan ka? Yun ang usapin sa offering. So, okay lang kung hindi piso lang binigay sa offering, pero nag-tight kasi yun ang maluwag sa loob niya sa offering. No problem. So, ganun, Pastor Vin. And thank you, Pastor Vin, na brought out mo ito kasi yeah, tama rin yan. May mga, I think, maraming cases na gano'n. No? Sa akin, may mga cases na tight lang nabigay ko, hindi ako nakapagbigay na ng offering. No? Kasi, isinesearch ko ang heart ko. Kung magbigay ako ng 100 pesos para sa offering, tapos mabigat sa loob ko, eh, huwag na ako magbigay kasi ayaw ni Lord nang nagbigay ka, napilitan ka lang naman. Pero yung tight, hindi napilitan kasi automatic na yun eh. Kahit automatic na yun, maluwag sa loob ko lagi yung tithe. Yung offering, doon i-apply yung pag-search ng heart. Maluwag ba sa loob mo yung pagbibigay? Mga pledges, di ba? Ano, ang dami kasing mga gastusin sa church eh. Doon dapat yung application ng 2 Corinthians 9:7. Yung maluwag sa loob mo. Kung 20 lang ang iko-contribute mo, basta maluwag sa loob, nag-glorify si Lord. Kaysa sa nag-contribute ka ng 500 pero mabigat sa loob mo, sayang yung 500 mo, nagiging walang silbi yun kasi hindi from your heart. So I hope clear po yun. Okay, paki-follow up na lang Pastor Vin kung may additional ka pang, may mga gusto kang idagdag doon. Balik, another, ano na ba ito? Okay, tingdugtong lang ito ni Sir Myling kanina. Example, nabigay sa kamag-anak. Yan. So yun nga po, hindi po yung tithe. And pag nanakaw kay Lord sa tithe, binigay mo yung nagbigay ka ng nakaw sa kamag-anak. Kasi yung ginamit mong bigay, 10%. So that's very wrong. Kasi ang sacred po yan, 10% kay Lord talaga. Kaya nga po, mag-practice tayo na mag-set aside din ng certain amount pang tulong natin sa kamag-anak. Maganda pong tumulong talaga sa kamag-anak, pero huwag naman yung lahat ng pera mo tinulong muna. Okay? If I were you, gayahin niyo po yung practice ko na nung last year, no, last November na, hanggang 10% lang talaga ako sa tulong ko. Kahit na magmamakaawa yung kapatid ko. Pastor, wala kami pang bigas, tulungan mo. Sabi talaga, kahit may pera ako, pero hindi
na siya for sharing or pagbigay, kumbaga sa ibang nakaalat na yon, natuto na ako mag-say no, wala. Kasi, or else, mismanage mo yung finances, no? So, hanggang 10% na ako talaga sa tulong. Yan. Pero nakakapagtulong ka lagi, kasi lagi kang may 10% na may itutulong. So, ganun po. So, maiwasan nyo yun, smiling, pag mag-set aside din kayong amount or percentage na pang tulong, huwag yung kahit ang inyong gamitin. Huwag yung okay. Alright, so let's move on. DCRA. Medyo okay na rin po yung 10% na nire-require sa atin kasi compared sa mga Israelites before, more than 20% yung tithes and offering sa law nila. Nabasa ko lang. Okay. Palagyan ng reference, RA, kung saan mo yun nabasa, yung more than 20%. But thank you for sharing on this. Sir Mylene. Okay po, Pastor Jeff. Thank you sa sagot. Amen po. Yan, salamat, Sister Mylene. Okay. We still have 35 minutes. I think, ganito na lang. Mag-part 2 na lang tayo. Yung mga next Saturday na lang natin ituloy para I think important na pag-usapan itong sa typing, no? Balik natin kasi namimiss ito. Hindi siya na-handle ng maayos. So, gawin na lang natin sa ating 34 minutes na lang pala kasi hanggang 5 PM na po tayo. We will continue our lesson next Sunday. So, ang gawin po natin ngayon ay we will entertain questions, inquiries, comments, mga gusto nyong i-share. So far, sa mga na-cover natin kanina na mga principles, especially yung tithing or how you budget your finances. Okay. So you start sharing your thoughts. Even questions po, no? We still have 34 minutes. Thank you, Pastor. Dati po kasi meron nakapag-ask sa akin ito. Okay? Thank you for sharing, Pastor Alvin. Yung mga nandyan po, paki-share your anything you would like to share. Ubusin natin yung oras na lang sa sharing time. May mga tanong po kayo. Meron akong Bible dito. So, I believe by the grace of God, ma-answer natin yung ating mga questions. Wala ba akong na-miss? Yan. Bigyan ko kayo ng background music habang nag-type kayo ng inyong gustong i-share or itanong. So kindly share your thoughts. When I look into your holiness, when I gaze into your love, tas ko lang ito para ma recall niyo. Be content, not covetous. Trust in God, not in riches. Be generous, not greedy. Walk in faith, not in fear. Write 10% of all your income and save 10% of your income. Yan. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you.
Okay, I think may mga nasulat na siguro kayo. Check po yung ating comments. Saan ba ko? Thank you. Matapos na ito. Karina, no? Pastor Christian. Okay. Yung teaching ni Jesus, Pastor, about giving, sabi na don't let your right hand know your left hand when you give. Applicable po ba sa tithing? Yun, Pastor? Ah, okay. That's a good question. Thank you for sharing on this. Yung teaching na ito, we can find this in Sermon on the Mount. Matthew chapter 6 po, no? Yung when you give, do not let your left hand know what your right hand is doing. And I think I need to read that muna. Okay. Matthew chapter 6. Verse 2 hanggang verse 4. Sabi dito, Matthew 6 verse 2 to 4. So when you give to the needy, that's the context, no? Hindi ito tithing, Pastor Christian. To the needy, sa mga nangailangan. Do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly I tell you, they have received the reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay, so ang sagot sa tanong ni Pastor Christian, applicable ba sa tithing? Hindi po. Kasi ang pagbibigay sa needy, hindi yung tithing. No? Paging generous yun. So yung sinabi ni Jesus sa teaching dito sa Matthew 6 ay hindi siya applicable sa tithing. Kasi tulong ito sa needy. No? Hindi pinag-uusapan dito ang tithing. Ang context is when you give to the needy, hindi sa church na tithe. Yan. I hope na sagot natin yan. Kindly comment, Pastor Christian, kung may follow-up kayo dito or kindly confirm if you agree with our answer. No? Kasi yun yung larger context ng Matthew chapter 6. No? Na if you, or when you give to the needy. Okay? So, hindi siya tithing. Kasi tulong siya sa mga nangangailangan. So, hindi siya applicable sa tayo. Okay, habang magpapalo up siguro sa Pastor Christian, let me move on. Okay, RA. Sabi ni RA, ay, actually, napanood ko po iyon. Ano yung napanood mo, RA? Kasi nag-search po ako about tithing. Nagkwento yung isang pastor na maraming iba-ibang offerings. Di ko na po maalala yung name ng pastors, pero multiple pastors po. Wow, so maraming pinapalo na pastor si RA, which is very good. Praise God. Okay, palakpakan natin yan si RA. Okay. Praise the Lord. No? Although hindi niya na maalala sa dami ng mga pastors na kanya. Napakinggan. Affirmation ito na iba ang, sa patayin hindi ko dito, iba ang tithing sa offering. So I think yun yung ina-affirm ni Brother RA. Kasi na-research ko pa about tithing na 20. Iba-ibang offerings. Yeah, so iba ang tithing, iba ang offering. Okay? Thank you, RA. Next, Sister Jeline. Thank you po sa teachings, Pastor. Madami po akong bagong natutunan about this topic. So, glory to God. Si, bigyan natin ng palakpak si Lord. Okay. Pastor Alvin, is it right, Pastor, na magtanong sa isang Christian
if nagpa-practice ng tithing and offering personally? Okay, good question. Dito sa tanong mo, Pastor Bin, there's nothing wrong sa pagtatanong sa isang kapwa Kristiyano kasi in person naman, personal, no? So for sure, dalawa lang tayo dito. Okay, private talk ito. So okay lang yon, especially kung magkakilala naman or close kayo, no? Pero kung hindi mo siya, Christian siya, pero hindi mo papalagayan ng loob, baka lang maging uncomfortable siya or ma-offend, no? Who knows? So, iniiwasan na lang natin yung mga ganong confrontation. Pero kung kilala naman natin at personal talk naman, dalawa kayo, so, walang mali doon. Especially if our motive is to guide and to correct ba or to bless the person para magawa niya rin yung tama. So, walang mali doon, Pastor Bin. So you can start asking yung mga close Christian friends natin. Isa-isa nga lang. Huwag in public kasi baka mapahiya. Okay, si Pastor Christian, understood, Pastor. So yung mga verses po about giving in mission, like mga contribution para kay Paul, is not applicable sa exhortation sa tithing, Pastor. Yes, yes, definitely, Pastor Christian. In fact, sa New Testament Bible, isang beses lang natin mabasa yung about sa tithing, no? Kasi hindi na pinag-uusapan gaano ang tithing. Kasi nga, given na yun eh. Ang pinag-uusapan na lang yung mga mission works, offering, pledges, yung mga sacrificial giving. So, ang tithing sa New Testament, mababasa natin yan sa Matthew chapter 23, verse 23. Yung pinuna ni Jesus yung mga teachers of the law and Pharisees. Sabi niya doon na, nagbibigay kayo ng tithes ninyo. Pero yung mas importanting law na justice, mercy, and love, hindi nyo naman pinapractice. Kaya sabi ni Lord na, do the former without ignoring the latter. Ibig sabihin, sige, mag-practice ka dapat ng tithing, pero wag mo naman pabayaan yung mas mahalagang commandment. Yun nga, yung love, mercy, and justice. No? Pero habang ginagawa mo yun, wag mo rin lang pabayaan yung tithing. So ibig sabihin, dapat magkasama siya na gawin. So, sa New Testament po, galing mismo kay Jesus, implied ang pagkasabi, hindi directly, pero maunawaan muna, hindi pinapatigil ni Jesus ang tithing. Sabi ni Lord, huwag mong pabayaan ang tithing, pero mas pahalagahan mo ang justice, mercy, and love. Kasi mas importante, kaya nga para sa akin, ang pinakamadaling commandment gawin, yung tithing. Kasi ang mas mahirap, yung love, mercy, justice, yun yung nga mahirap. Dapat gawin natin yon. Pero yung maliliit na commandment like tithing, huwag rin natin pabayaan. Okay, si Pastor Alvin naman. Okay po, Pastor Jeff. Sisimulan ko na po sila isa-isa. Okay. Oh, wala nang tanong and comments and sharing of thoughts? Or hindi pa dumating? Sige, wait ko lang. Kanta lang tayo uli. Habang naghihintay na inyong isisyen. You are not a God created by human hands. Or you can still create ng mga questions, no? Yung mga nandiyan pa, lalo ng mga passages natin for the sake lang na flow ng ating discussion para hindi na, para tuloy-tuloy tayo. So please comment, share your thoughts, anything you would like to ask. Or even yung follow-up doon sa ating love language last time, no? May mga gusto kayong i-share doon, Rita, no? We can address that now. Hanggang 5 p.m. lang po tayo. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. 'Cause you are God alone from before time began. And you were on your throne. You are God alone. And right now in the
good times and bad. You are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. That's just the way it is. You are God alone. Oh. From before time began, you were on your throne, and you are God alone. And around. Ayan, may comment na si Pastor Christian. So please, message po. Message kayo ng madami para marami tayong pag-usapan. Okay. Pastor Christian, how about Pastor, paano ma-manage yung finances kapag may mga credit at interest kadati at magkakaroon pa lang? Okay, that's a good question. Next, naka-ready na actually yan dito sa ating slides. Sa mga pag-usapan kaya lang dahil kinat natin, no? Next Sunday, pag-uusapan natin yan, Pastor Christian. Pero siguro, pahapyawan ko na lang din, no? Paano manage yung finance kapag may mga credit? So the best thing to do, pag may current credit ka, huwag munang mag-start mag-save, no? Unahin muna na you should be free of debt or debt-free, no? Kailangan makawala muna sa utang. That's the first thing every Christian should do if ever you are into debt. Okay? So, kasi you cannot proceed into savings, investing, giving to others, kung meron ka namang utang. So, ang unang harapin muna ay ensure na you are debt-free. No? Makalaya ka sa utang, especially if it is not a good debt. Kasi may dalawang klase ng utang, you know? There are two kinds of debt. May good debt at saka bad debt. Actually, ang utang ay hindi naman masama. May good debt na kailangan umutang para umikot ang economy. Pero make sure na yung inutang mo, gagamitin mo yan, pang-multiply siya para dumami. At nang sa ganun, mas makabayad ka at nagka-interest ka pa. Ang bad debt, yung nangutang ka, ginastos mo lang, hindi nag-multiply. That's bad debt. Kagaya ng nangutang para panghanda ng birthday, nangutang para panghanda ng fiesta, yun yung mga gawain ng mga nasa probinsya. That's bad debt. So dapat hindi mangutang kung gagastosin lang ng hindi siya tumubok. So wag gawin. Ang good debt, nangutang ka for investment para dumami. In fact, yung lahat ng mga businessman, na mga mayayaman, malalaki ang utang niyan. Marami ang utang. Bansa natin may utang. Ka-approve lang ng IMF, Tarifa Fund, saka World Bank ng ating utang. Mga marami tayong inutang. So good debt 'yon kasi paikutin yung economy. So hindi masama actually ang mangutang basta gamitin mo siya para mag-multiply. Okay? Good debt. Pero kung bad debt, pambili ng damit, huwag. Mangutang pambili ng damit, huwag. Mangutang pang bili ng cellphone, no. Mangutang, ano pa, pambili ng undox, lechon manok, no. Pang-ulam ng asin kaysa sa mangutang ng pang-ulam. Okay, yan ang principle. Lumaya, saka ka na mag-ulam ng manok kung wala ka ng utang. Okay? Bayaran mo na lahat ng utang mo. And then, you start ng tama. Clean slate. You start ng malinis. Wala kang utang. May nabasa akong verse sa Psalm. In Psalm chapter 37, sabi doon, the crook borrow and does not repay. No? Yung mga hindi marunong magbayad ng utang, masasamang tao. Crook ang tawag sa Bible. Let me have my Bible to be exact man, para mamarkahan nyo rin ang inyong mga Bible. Psalm 37. Verse
verse 21. Psalm 37 verse 21. Sabi dito, the wicked borrow and do not repay. Yon. So, kailangan magbayad. No? Pag may utang, yun muna unahin. Kailangan stay out of debt. So, I hope nasagot yan, Pastor Christian. Kaya nga last time, I think, last month, nag-post ako sa Facebook na sa mga, sa mga na may utang at nakalimutan ko, let me know para magbayad ako. No? Kasi alam ko may mga nahiraman siguro ako nakalimutan ko na dahil sa tagal. So I want to pay them. So far, ay wala namang nag-PM. So yun ang first thing to do sa pag-manage. No? Kung may utang ka, bayaran mo na. No? Yun yung bago ka makapag-start sa step 2. Step 1 muna, stay out of debt first. Thank you, Pastor Christian. So I hope na-address tong concern nyo paano mag-manage ng finances kapag may credit at interest ka dati at magkakaroon pa lang. So, bayaran na yun at huwag nang ulitin. Kung mangutang man, pangpuhunan ng negosyo. Yayaman ka pa doon. Okay, next, si Josen. Brother Josen, meron siyang senior dito. Pag faithful tither po, Pastor, pero sa offering nag-fail, what is your thought po dito? Okay, at nabanggit ko rin at kanina rin yan sent kay Pastor Alvin na kung sa offering ay, let's say, mga pledges, sacrificial giving sa church, hindi mo nagagampanan, or mismo sa regular offering, hindi mo nagagampanan, it's okay, lalo na kung mabigat sa loob mo yung pag-o-offering, no? Kasi ang gusto ni Lord nga, cheerful giver, 2 Corinthians 9 verse 7. Ang mahalaga, nagtatight ka naman. Pero habang kasi, ulitin ko, habang nag-grow ka sa faith mo, magiging maluwag naman na sa loob mo yung offering din. No? Kahit hindi ganun kalaki, pero masasama mo na siya sa budget yung pag-o-offering. Kahit maliit lang. So, wala namang nilabag kung sakaling nag-fail ka sa offering, faithful ka naman sa tithing. Yun nga lang ay mamimiss mo yung 2 Corinthians 9:7 na sabi ng Panginoon, na sabi doon, God loves a cheerful giver. Iniibig ng Diyos yung magbibigay ng maluwag sa loob. Hindi kaya yung masayahing nagbibigay. So, ganon. So, technically, wala namang nilabag ng commandment kung nagtatype naman at nagpipail sa offering. Later on, mag-grow din yan. So, okay, so I hope na-address natin yon. Si RA, share ko lang po. Ayan, ito, maganda yan. Yeah, mag-share din kayo ng mga thoughts po ninyo or experiences. Ito kay RA. Share ko lang po, I remember na this was a topic before sa isang preaching mo, Pastor. The true Christians know how to manage finances. Fruits of the Holy Spirit ang self-control. Yeah, thank you for reminding that, RA. Yeah. Kaya nga, yung how we manage our finances is a reflection of our spirituality. Thank you for this, RA. No? Ibig sabihin, ma-gauge mo or masusukat mo yung spirituality mo according on how you handle your finances. Okay? Magkaano po yan eh. Hindi mo mapaghiwalay. Inseparable yan eh. Yung how you manage your money at yung iyong spirituality. Kung responsible ka, tama ang pag-handle mo ng money, it shows na nag-mature ka sa iyong faith. No? Kasi, that's right, no? Ang one of the fruits ng Holy Spirit is self-control. Diba? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. That's one of the 9 fruits of the Holy Spirit. Ngayon, ang pag-handle ng money, especially spending, ay nakapaloob dyan yung self-control. Okay, ang problema kasi natin, tayong mga consumers, ay yung tinatawag natin na emotional buying or yung pag-spend natin, emotion ang ating ginagamit. At alam na alam ng mga investors yan, ng mga mayayaman, yung mga negosyante, alam nila yan. Kaya nag-i-invest sila ng malaking-malaking pera, milyon-milyon ang kanilang ini-spend for commercials. No? Yung mga patalastas, Jollibee, McDonald's, mga brand ng damit. Kasi alam nila na ang weakness ng tao, yung kanyang emotion. Once na nahuli ng businessman yung emotion ng tao, bibili yun ng product nila. So ngayon, pinag-usapan doon ang self-control. Kung hindi mo makontrol yung emotion mo, wala kang fruit ng Holy Spirit. So I hope na-realize niyo po yan. No? Kung hindi ka marunong mag-control sa spending mo, wala kang self-control. Sabihin, hindi ka spiritual.
Hindi naman sa pag-judge po yun. Si RA kasi nag-remind eh. Yan. joke lang. Joke lang. Okay. So that's right. Thank you sa reminder na ito, RA. No? So ang pag-manage ng finances natin is a tangible physical manifestation ng ating spirituality. Yun ang sukat, isa yan sa sukatan na makahawakan at makikita mo talaga kung nagmamature ba. So kung gusto nyo malaman kung nagmamature ba tayo sa faith, tingnan mo on how you manage your finances. Okay, kasi basihan yan ng spirituality. Masakit yan, pero katotohanan po yan. If ever you mess up your finances, it means na spirituality mo magulo din. Okay. Magulo kaya ganun. Hindi natin yan mapaghihiwalay po kasi. If you have a reaction on that, we will be glad to read your comments. No? So, last 10 minutes na lang. But konti lang mga nag-comments. Kung bawat isa nagko-comment ng 20 comments, wala tayong buffer time, no? Thank you, RA, sa pag-share. Thank you, Sen, sa pag-share. Pastor Christian. Yung iba nagtitipid ng data, we understand that. Pero magandang investment yung mga lessons na mga ganito. No? Mas makakatipid ka in the long run pag na-equip ka. So, wag sana pahinayangan yung load. Na-equip naman tayo for the glory of God. So, uubusin ko na lang yung oras kung wala kayong comments. Ipagpatuloy natin ito next Sunday and prepare your questions also. Kindly share your thoughts. Bago tayo mag-uwian, huwag muna kayo umuwi. May 9 minutes pa kayo. This is sa mga na-share ninyo dito ay marami tayong mapag-uusapan. When I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. Please share your thoughts. You pick me up when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Let me encourage you po pala na lagyan niyo po sana ng profile picture yung inyong mga Gmail account para nakikita ko yung mga beauty na binigay ni Lord sa atin, no? Kagaya nitong kay Pastor Alvin, yan kitang-kita yung ebidensya ng pagpapala na bigay ng Panginoon. Yung ating kagwapuhan, yung kagandahan ni si Sir Jeline, hindi nakita ngayon, walang profile picture. Si R.A. din, wala, no? So, pati si Pastor Christian. Ayan, si Jose, no? Bapong-bapong. Mga ganito, sana may profile pic. Yan. I am weak. You are the treasure that I seek. You are my own. Okay, may mga nag-share na. Tama ba? Ito, okay, Pastor Christian, I think bagong dating ito. So let's read this. I just read. Red na color, ano, ibig sabihin ko red. Kasi mahirap mag-type sa cellphone siguro. I just read yung book po ni Dr. Lawson, po ba yun, about free debt. Ang principle niya doon, lalo na kung may luho ka at dinadaan sa credit card, cut it out daw. Kaso wala po ko credit card. Just sharing. Wala po kong credit card. Well, that's good. Pastor Christian, na walang credit card. Mas maganda yung walang credit card. Maraming nababaon sa utang dahil sa credit card.
Thank you for sharing this, no? Na pag may luho ka, iwasan magkaroon ng credit card. Mababaot ka lang dyan. Magulat ka na lang sa interest at mga bayarin. Thank you for sharing, Pastor Christian. Kung anong book man yon, I don't know. Kung sinong author, maalala mo rin yan. I-share mo na lang sa amin next time. Thank you, Pastor Christian, ha? Let's si R.A., comment lang kita, Pastor JP, for today. Pastor ka na DJ ka pa. Dahil dyan, R.A., ito ang para sa'yo. joke lang. Thank you, R.A. DJ. thank you sa commendation. Si Brother Mario, okay lang po ba, Pastor, mag-tight galing sa utang or loan? Wow, very good. Ang gandang tanong ito. Brother Mario, okay lang ba mag-tight galing sa utang or loan? Magpatawa lang po kong konti. No? Baka yung ibang pastor, okay na okay sa kanila yung ganyan. Pero sa atin po, that's not okay. Hindi pwedeng, hanggat maaari, huwag mag-tight ng galing sa loan. Kaya lang, maganda itong point ni Brother Mario kasi may mga cases na nag-loan ka sa bangko. Kasi pang negosyo mo or pang gawa ba ng bahay. Let's say, nag-loan ka ng 100,000. Ang tanong, babawasan mo ba ng tight yung niloan mo sa bangko? Kasi na-receive mo din naman siya. Kasi ang sabi ng Bible, everything you receive, bawasan mo ng tight. Eh, ang sistema, inutang mo naman, galing naman sa utang yun. So, yun yung ating i-resolve, no? Bakit ko sinabing wag kang mag-tight kung yan ay loan? Kasi una, yan ay loan. Ibig sabihin, hindi siya income. Ang kinukuhanan po natin ng tithe or nagsiset aside tayo ng tithe doon sa galing kay Lord, blessing, bigay ni Lord sa atin or pinagkatiwala ni Lord sa atin. At kapag si Lord kasi nagbigay sa iyo or nagtiwala sa iyo ng pera, hindi yun utang. Hindi niya yung sabihin, oh, pa-utang ko sa iyo ito. Kundi pinagkatiwala. Pinagkatiwala ko sa iyo. Sige nga, tingnan ko kung paano mo yan gamitin. So ito po, technically, itong loan sa bangko or anumang loan sa mga lending companies ay hindi po dapat yan bawasan ng tithe kasi unang-una, hindi mo yan income. No? Hindi mo yan na-receive as a blessing galing kay Lord. Kasi hindi yan blessing dahil utang yan. Ibig sabihin, hindi mo yan income. So huwag mong bawasan. Okay, so I hope malinaw po yan. Pero ganito ang sistema. Ngayon, nangutang kang 100,000, huwag kang magbawas ng tithe kasi utang mo yun. Pero ang ginawa mo sa 100,000, nagnegosyo ka, nagpagawa ka ng, nagtayo ka ng, let's say, milk tea store. By the way, bukas daw po, magtatayo ng Amaganos La Pastor Christian and Sister Pao ng milk tea store. So nag-invest ka, milk tea store. Ang budget mo, 100,000 galing sa bangko. Huwag kang mag-fight. Huwag kang magbigay ng 10,000 sa church galing sa 100,000 kasi loan mo yun. Paano ka mag-tight? Ganito. Nung in-invest mo yung 100,000 mo sa milk tea store mo, after 1 month, nagkaroon ka ng net income na, let's say, 2,000 pesos. So yung net income or yung tubo mo na 2,000, yun ang kunan mo ng tight na 200. Yun ang ibigay mo kay Lord. Kasi income mo na yun. Bigay na, blessing na yun ni Lord. No? Hindi na yun utang. Kasi tubo na yun doon sa investment mo. Doon ka palang mag-tight. At dahil ang utang mo, inutang mo na 100,000, for example, ginawa mong investment. So, ibig sabihin, marami kang maitatight pa kay Lord, hindi nga lang biglaan, monthly ba? Depende sa kinita ng iyong inutang na pera. Doon ka palang mag-tight. So, ganun ang principle. But this is very good point, no? Buti na lang na brought out ito ni Brother Mario. So I hope malinaw po yun yung pagka-explain po natin. No? Saka pala magbawas ng tithe kung net may income ka na, nagkaroon ka ng income doon sa inutang mo. Pero kung inutang mo pa lang yan, yung pera, raw money pa lang, no? Huwag mong bawasan ng tithe. Invest mo muna yan. And, okay. So ganun po. Tapos yung investment, yung kinita, doon ka pala magbawas ng tithe.
Yeah. So, malinaw po ba yan? So kindly follow up, Brother Mario, kung malinaw po yung ating ano na yan. Thank you so much. Si RA, okay lang po kung sa ngayon hindi pa nasimulan, mahalaga po is mag-start na. I also just started this year. May naipon naman po kahit paano. Pag nasimulan na, mag-record ng finances, aayos yan. Tama, praise God. Thank you, RA. Saka, don't forget to ask God wisdom in managing your finances. You can't do it alone. Of course, share ko lang, sabi ni Ate. That's right. Tinanong dati ni Pastor Christian sa amin dati, pag yung pera po na natanggap natin if from Lotto or inheritance na hindi natin pinaghirapan, dapat ba tanggapin ng church as offering? Yung panalo sa Lotto, RA, I think I have two answers on that. Una, paging practical na lang ng bilang pastor ng church, eh kung binigay naman sa iyo, itanggapin muna, no? Yung magagamit mo yan sa gawain ni Lord. So that's one side of it. Another side of the coin ay kung na-convict ka na wag mong tanggapin because of your yun nga conviction, hindi naman masamang tumanggi, lalo pat alam mo na yan ay galing sa gambling o sugal, no? O sabi kay sabihin mong Lotto or charity yan, pero sugal pa rin yon, you tried your luck doon sa pagtaya sa Lotto. So kung na-convict ka, di huwag mong tanggapin, no? Kahit sabihin mong million yung itatayad sana niya sa panalo na Lotto at na-convict ka, di huwag. Pero kung hindi ka na-convict, tanggapin mo para magamit sa gawain ni Lord sa Lotto. Okay. Yan lang ang maisasagot ko sa ngayon, RA. Ayoko maging hipokrito. Pagpalagay natin bukas nanalo ka sa Lotto, nag-tight ka ng 20 million kasi 200 million na panalunan mo. Tatanggapin ko ba yon bukas? Kung akong masusunod bukas sa condition, yes, malaki ang chance ang tatanggapin ko yung 20 million. Lalo na ngayon pandemic, marami tayong matulungan. Pero kung mayaman na yung church natin, marami tayong pera, baka tanggihan ko kung galing sa Lotto. Okay. So wala pa akong definite answer on that, RA. Paano naman kung galing sa inheritance, hindi pinaghirapan, dapat ba tanggapin sa church? Yeah, yung mga pamana na lote or anuman, ay considered po yan na blessing from the Lord. No? May na-receive ka. So, dapat yan ay mag-set aside ka ng tithe po dyan. Magta-tithe ka dapat. Kasi income yan eh. Dumating sa'yo yan eh. Na blessing yan eh. So, dapat mayroong part si Lord dyan. Kasi ino-honor mong as Lord na Lord, galing sa inyo ito. So, 10% ito ay sa inyo. So, ganon. Okay, thank you for sharing. Last na lang siguro dahil 5:02 na. Brother Mario, okay po, Pastor. Thank you. Salamat. Next Sunday po, sana mas maraming interaction and sana ma-encourage yung iba na mag-join. Alam kong mahal ang data sa internet. Let's trust God na mag-provide nito. God bless po. See you next Sunday, 3 p.m. to 5 p.m. Itutuloy natin yung pag-uusap natin sa managing finances. And ko na yung broadcast. Salamat sa bawat isa. To God be the glory. Bigyan natin ng palakpak ulit sa Lord. Thank you, Lord.